Makapangyarihang Diyos, Ama, na sa amin po ay nagmahal ng labis at tumubo sa lahat ng aming mga kasalanan, magpakailanman, sa pamamagitan po ng dugo at ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Binayaran mo po ang lahat ng kabayaran ng aming mga kasalanan at ipinangako mo po sa amin na hindi mo naaalalahanin ang aming mga kasalanan magpakailanman. At sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, ay nagkaroon po kami ng walang hanggang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian sa langit. Kaya maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyong napakadakilang pag-ibig at biyaya. Sa umaga pong ito, sa aming pong pagharap sa iyo, maraming salamat din po, Panginoon, dahil iningatan mo po ang bawat isa po sa amin upang kami ay makarating sa lugar na ito upang makinig ng iyong salita, matuto ng iyong salita, at magkaroon po ng banal na fellowship kasama mo po, Panginoon, at ng bawat brothers and sisters dito po sa Castellios Church. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita at ng Espiritu Santo at ipaunawa mo po sa amin ang mga bagay na nais po ninyong ihayag sa amin sa umaga pong ito. At pakiusap sa umaga pong ito, kung anuman pong karumihan, kasalanan ang nasa amin, pakiusap, pakalinisin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita upang makatayo po kami sa iyong harapan ng walang anuman pong kahihiyan. At sa mga brothers and sisters na hindi po namin kasama ngayon, pakiusap, dalin mo rin po sila sa lugar na ito upang makasama po nila, namin sila sa pagpupuri at pagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. Lahat po ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala ko po sa iyong makapangyarihang mga kamay. At ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. So, buksan po muna natin ang ating mga Bible sa Hebreo chapter 11. Hebreo chapter 11. Hebreo po, chapter 11, verse 1 po. Basahin po natin ang sabay-sabay, verse 1, 3 to 1. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Verse 6, basahin din po natin, verse 6, 3 to 1. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ngayon po, yung verse 30, basahin po natin, sabay-sabay din po, verse 30, 3 to 1. Sa pananampalatayay, gumuho ang pader ng Jericho pagkatapos na malibot sa loob ng 7 araw. Okay, maraming salamat po. So sa umaga pong ito, ay pagbulayan po natin ang tungkol po sa pagguho ng pader ng Jericho. So that's why, dito po makikita natin sa bagong tipan, binanggit po kung ano yung nangyari sa lumang tipan. At dito po sa ating binasa sa chapter 11 ng Hebreo, dito po natin makikita ang mga tao ng pananampalataya. Okay, so umaasa po ako na sa pamamagitan po nito ay higit na makita natin yung layunin ng ating buhay. At sa pamamagitan din po ng paksang ito, ay umaasa din po ako na makita natin kung paano tayo magkakaroon ng espiritual na tagumpay sa ating pananampalataya. Opo. Mahalaga po yung pagtatagumpay. Yung maging matagumpay sa ating pananampalataya after we receive the salvation. Okay po. So, dito po sa chapter 11, sinasabi po dito na ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Okay? So, ang ating pananampalataya, ibig sabihin, ay dapat po na maging makatotohanan. Okay po? So, ang ating pananampalataya po ay dapat maging susi upang makita natin
ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, at ang gawain ng Diyos. Brothers and sisters, naniniwala tayo sa Diyos. Tama po? Tama? Oh, yes. Ngayon, ano po ang katibayan na tayo sumasampalataya sa Diyos? May idea po? Sinasabi natin, tayo naniniwala o sumasampalataya sa Diyos. Then, the next question is, ano po yung katibayan na tayo ay sumasampalataya talaga sa Diyos? Okay? Iniisip po ng ilan, ako ay sumasampalataya sa Diyos, kaya ako nagsisimba. Kaya ako pumupunta sa church, kaya ako nananalangin. Ganito po ba? Ito po ba yung katibayan na tayo sumasampalataya? Hindi po. Hindi po ito ang katibayan. Brothers and sisters from Caselios Church, ang katibayan na tayo po ay sumasampalataya sa Diyos ay kung tayo ay humihingi ng tulong at umaasa lang tayo sa kapangyarihan ng Diyos. At isa pa pong katibayan na tayo ay sumasampalataya sa Diyos ay kung sinusunod natin ang Kanyang salita. Opo. Maraming tao po naniniwala sa Diyos, sinasabi nila sa kanilang bibig na sila'y sumasampalataya sa Panginoon, pero ayaw nilang gawin kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos. Kung ganon, magkasalungat po ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Paano natin, dito po sa Hebrew chapter 11, gaya po ng binanggit ko po kanina, makikita natin dito yung mga tao ng pananampalataya or yung man of faith. Bilang mga tunay na naligtas, tayo po ay dapat maging tao ng pananampalataya. Opo, paano po sila naging tao ng pananampalataya? Mababasa natin dito yung tungkol kay Abel, Enoch, Noe, Abraham, Isaac, Jacob, at marami pa pong iba. Paano po sila naging tao ng pananampalataya? Ayon po sa sinabi ko kanina, sila po ang mga taong umasa at nagtiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Opo, at sila po yung mga taong tinupad nila o sinunod nila o ginawa nila ang sinabi ng Diyos sa kanila. Kung upang tayo po ay maging tao ng pananampalataya, mahalaga po na kailangan nating magtiwala at umasa lamang po sa Diyos. At kailangan nating sundin ang Kanyang salita. Kung ganon, tayo po ay magiging tao ng pananampalataya. Okay po? So, ang mga tao sa mundo po kasing ito, bagaman sinasabi nila na sila'y naniniwala sa Diyos, pero nabubuhay naman sila sa kanilang mga sariling pamamaraan. Nabubuhay sila sa gusto nilang gawin, subalit ang buhay Kristiyano ay buhay sa pananampalataya lamang. Gaya po ng binanggit sa Roma chapter 1, verse 17. Ang tao, ang matuwid, ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So, kung titingnan ninyo, mahalaga po na kailangan nating maintindihan ang tungkol sa pananampalataya ng patuloy. So, sana ano po ba ang pananampalataya? What is faith? O, sa English, Tagalog, pananampalataya, sa English, faith. Okay po? Sometimes, ginagamit po, or mostly, sa sentences, believe. Bakit? Kasi wala pong verb form yung faith. That's why we use the word believe o naniniwala. So, ano po yung pananampalataya? Para maintindihan po yung pananampalataya, alam po ninyo yung microscope? Microscope. Ano po yung ginagawa ng microscope? Sa pamamagitan po ng microscope, makikita natin yung mga bagay na hindi nakikita ng ating mga mata. Tama po? Ganun din po ang pananampalataya. Sa pamamagitan po ng pananampalataya, makikita natin ang mga gawa ng Diyos na hindi nakikita ng ating mga mata. Kaya sa pamamagitan po nito, pag-isipan natin ang tungkol po sa pagbagsak ng Jericho. Bakit sa pamamagitan po nito, mauunawaan natin kung paano tayo magkakaroon ng matagumpay na pananampalataya sa ating Christian life.
Ngayon punta po tayo sa Josue chapter 6. Josue. Josue chapter 6. Josue chapter 6 mula verse 1 hanggang verse 5 po. Josue chapter 6 mula verse 1 hanggang verse 5. Babasahin po natin ito sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Jericho nga ay ganap na nakasara dahil sa mga anak ni Israel. Walang nakakalabas at walang nakakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma. Lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw, ang 7 pari ay nagdadala ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban, at sa 7 araw ay inyong palidigiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang sungay ng tupa, at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli, ay sisigaw ng malakas ang buong bayan, ang pader ng lungsod ay guguho, at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalakay." So, ito po, yung tungkol po sa pagsakop sa lungsod ng Jericho. So, sa pamamagitan po ng pagbagsak ng pader ng Jericho, makikita at mauunawaan natin kung paano tayo magkakaroon ng matagumpay na buhay pananampalataya. Okay po? So dito po sa Josue chapter 6, dahil sa mga Israelita, ang lungsod ng Jericho sa verse 1, sabi po, ay ganap na nakasara. Sabi po, walang nakakalabas at walang nakakapasok. Bakit po nakasara yung lungsod ng Jericho? Dahil po sila ay natakot. Kung titingnan po ninyo sa Josue chapter 2, nung nagsugo si Josue ng 2 espiya upang lihim na siya sa atin o tiktikan ang lungsod, sa pamamagitan po ng babaeng nagngangalang Rahab, okay? So, sinabi po ni Rahab kung bakit takot o nakasara. Tingnan na nga lang ho natin, Josue chapter 2, verse 10. Verse 9 hanggang verse 11 po. Babasahin ko po ito. At sinabi niya sa mga lalaki, "Nalalaman ko na ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lupain, at ang pagkatakot sa inyo ay dumating sa amin, at ang lahat ng naninirahan sa lupain ay nanghina sa harapan ninyo, sapagkat aming nabalitaan kung paanong tinuyo ng Panginoon ng tubig sa dagat na pula sa harapan ninyo, nang kayo'y lumabas sa Ehipto, at kung ano ang inyong ginawa sa 2 hari ng mga Amoreyo na nasa kabila ng Jordan, kay Sihon at kay Og, na inyong lubos na pinuksa. Nang mabalitaan namin niyon ay nanlumo ang aming puso, ni walang tapang na naiwan sa sinumang tao dahil sa inyo, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng, sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba." Ito po yung nangyari. Natakot po yung mga tao sa lupain ng Kanaan. Particular po dito sa lungsod ng Jericho. That's why, yung lungsod ng Jericho ay talagang ganap na nakasara. At, imposible po itong salakayin mula sa labas. Bakit? Ang lungsod ng Jericho po, para mayroon po tayong background, magandang lungsod po siya na mayroon pong matibay at matataas na pader. Hindi po talaga kayang salakayin. Pero, sinabi ng Diyos, sa Josue chapter 6 verse 2, sabi doon, "Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho, ang hari nito at ang mga mandirigma." Bago po sila nakarating, okay? Bago po nila gawin yung pagsalakay sa lungsod ng Jericho, naranasan po muna nila yung kapangyarihan ng Diyos nang sila ay tumawid sa ilog ng Jordan. So, alam po ba ninyo kung paano sila nakatawid sa ilog ng Jordan?
na narinig na po natin, nabasa na po natin sa Bible. Okay. So nakatawid sila sa ilog ng Jordan sa pamagitan din po ng utos ng Diyos. Yung mga pari na nagdadala ng kaba ng tipan, sila yung unang tutuntong o tatapak doon sa ilog. At kapag sila ay nakatapak na sa ilog, sabi ng Diyos, titigil ang pag-agos ng ilog, magiging isang bunton. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakita nila doon, nakatawid sila sa ilog ng Jordan. At ngayon, ang pinakaunang lunsod na kailangan nilang salakayin ay ang lunsod ng Jericho. So ito po yung nangyari. Ito pong lungsod ng Jericho, matibay na lungsod, may pader. Pero bago po nito, 40 years ago, ano yung nangyari? 40 years ago. Ito po, after 40 years. But 40 years ago, anong nangyari? Nakarating na rin po sila dito sa Kanaan. Pero ano pong nangyari? Natakot sila. Yung mga Israelita po yung natakot. Pero ngayon, baliktad. Sino na yung natakot ngayon? Yung lupain ng Kanaan. But 40 years ago, sila yung natakot. Makikita po natin yung nangyari 40 years ago sa Bilang chapter 13. Sa Bilang chapter 13, makikita natin doon, nagsugo sila ng 12 espiya upang lihim na siya sa atin ang lupain ng Kanaan. At nang nakita nila yung lupain ng Kanaan, anong nangyari? Tingnan na nga lang ho natin sa Bilang chapter 13. Bilang. Lagyan ho ninyo ng tanda itong aklat ng Josue, chapter 6. Punta ho muna tayo sa Bilang chapter 13. Bilang chapter 13. Bilang, kapitulo 13, versikulo 28, verse 28. Verse 28. Verse 28, basahin po natin ang sabay-sabay. Gayunman, ang mga tao na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas at ang mga bayan ay may pader at napakalalaki. At saka aming nakita roon ang mga anak ni anak. Verse 33, babasahin din po natin sabay-sabay. At nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. Ito po yung nangyari 40 years ago. Bakit sila natakot? Dahil wala silang pananampalataya sa Diyos. Opo. Natakot sila. Kung titingnan ninyo sa chapter 14, sa verse 2 sabi, at nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Bakit tayo dinala ng Diyos sa lugar na ito upang mamatay dito, upang patayin sa lupain ng Kanaan? 40 years ago, after po nilang lumabas sa Ehipto, after po nilang tumawid sa dagat na pula, 40 years ago, dinala na po sila ng Diyos sa lupain ng Kanaan. Ito po yung nangyari. Agad na silang dinala ng Diyos sa lupain ng Kanaan. Ipinakita na po ng Diyos sa kanila yung pintuan ng Kanaan. But because of unbelief, nagreklamo sila sa Diyos. At dahil doon, bumalik sila sa Red Sea at nagmula doon, nagpaikot-ikot na sila sa ilang sa loob po ng 38 years. Ito po yung nangyari. But now, after 40 years, ano po yung nangyari? Nagkaroon na po ng pagkakaiba sa kanila. Ano po yung pinagkaiba? Yung situation, pareho o hindi? 40 years ago. Yung situation 40 years ago and ngayon, pareho o hindi? Pareho po. Mayroon pa rin pong mga pader, yung mga lupain ng Kanaan, at malalaki pa rin po yung mga tao. Pero ano po yung naging iba? Ano po yung pinagkaiba? Ano po yung nangyari? Ngayon po, mayroon na silang pananampalataya. 40 years ago, wala silang pananampalataya sa Diyos. But now, nabago po
sila. Sa loob po ng 40 years, ang mga Israelita po naglakbay sa ilang. Sa loob po ng 40 years, sila ay patuloy na nagreklamo sa Diyos, sila po'y patuloy na naghimagsik laban sa Diyos. Pero kahit ganun pa man po yung kanilang ginagawa, patuloy pa rin pong ipinapakita ng Diyos sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Sa loob po ng 40 years, bagaman patuloy silang nagrereklamo at sumusuway sa Diyos, hindi inaalis ng Diyos yung haliging ulap at haliging apoy sa kanila. Dahil doon, patuloy nilang nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya ay talagang sinubok ng Diyos sa loob po ng 40 years doon sa ilang. 40 years ago, brothers and sisters, sinabi nila, hindi natin kaya. 40 years ago, sinabi nila, ang mga tao sa lupain ng Kanaan ay malalaki at ang lunsod ay may pader. Hindi natin kaya. Tayo ay kagaya lang ng tipaklong sa kanilang mga paningin. Ito po yung binanggit po nila. Pero ngayon, after 40 years, nabago po sila. Brothers and sisters from Castellios Church, hindi natin kailangang umabot ng 40 years upang lumago tayo sa pananampalataya. Opo, ito po, sa ating buhay po, sa ating pang-araw-araw na Kristiyanong pamumuhay, dumaraan po tayo sa ilang ng ating pananampalataya. Subalit, pagkatapos nating malampasan ang ilang sa ating buhay pananampalataya, dapat tayong nababago. Dapat po tayong nababago. Dapat tayong lumalago. At ito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Hindi natin kailangang umabot ng 40 years sa ating Christian life upang lubusang mabago sa pananampalataya. Sa tingin po ninyo, ilan po dito sa atin? Aabot pa po ba tayo ng 40 years? In our Christian life? Hindi na po. That's why hindi natin kailangang umabot ng 40 years. Opo, sa pamamagitan po nito, okay, mauunawaan natin kung ano ang mga bagay na itinuturo sa atin ng Biblia. Kung tayo man po ngayon sa ating pananampalataya ay nasa gitna ng ilang, hindi dapat na pinanghihinaan tayo ng loob. Hindi dapat tayo nawawalan ng loob. Dahil sa pamamagitan po ng ilang ng ating pananampalataya, doon tayo dinadalisay ng Diyos upang maging kagaya ng purong ginto. Kaya hindi dapat tayo nanlulupay-pay sa mga nararanasan nating kahirapan, pagdurusa, at mga mahihirap na sitwasyon. Ang mga Israelita po dumaan sa ilang sa loob ng 40 years at pagkatapos naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos, tumawid sila sa ilog ng Jordan, at ngayon, nasa harap na po nila yung lunsod ng Jericho. Wala na pong nagsabi sa kanila na hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Okay? Dapat nating maunawaan, ang pananampalataya po ay ang sandata upang makita natin yung kapangyarihan ng Diyos. Yung mga Israelita po, nabuksan na po yung kanilang mata ng pananampalataya after 40 years sa ilang. Opo, at dahil sa gawa ng pananampalataya, nagawa nilang wasakin at sakupin yung lunsod ng Jericho. Gaya nga po ng binasa natin kanina sa Hebreo chapter 11, sa pananampalataya, ang pader ng Jericho ay kumuho. Ito po yung nangyari. Okay? Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nakakaranas tayo ng pader ng Jericho. Tama? Alam po ba ninyo yung pader ng Jericho sa ating buhay? Alam po ba ninyo kung ano yung lunsod ng Jericho sa buhay po natin? Ano po ba yung mga pader ng Jericho na parang ang imposible, na parang imposibleng tibagin, imposibleng wasakin? Ito po, madalas po na nagiging pader ng Jericho na para sa atin ang hirap wasakin, lalo na yung tukso ng sanlibutan. Nakakaranas tayo ng tukso ng sanlibutan, yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, yung katigasan ng puso ng mga mahal natin sa buhay, kahit ini-invite natin sa Bible seminar, ayaw nila. Ito po yung pader ng Jericho. Sa mga magulang, yung mga matitigas na ulo na anak,
na ayaw sumunod sa atin, na para bang imposible silang mabago. Ito po yung mga pader ng Jericho sa ating buhay. Subalit, bagaman nararanasan natin ang mga bagay na ito, ano po yung itinuturo ng Biblia sa atin? Tingnan ho natin sa Unang Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4. Unang Juan chapter 5, verse 4. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Opo, bagaman nakakaranas tayo ng mga mahihirap na sitwasyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, subalit sabi po ng Diyos, sabi po ng Biblia sa atin, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos, sinumang mga tunay na naipanganak na muli, sinumang mga tunay na naligtas, sabi po, ay dumadaig sa sanlibutan. Hindi tayo yung dinadaig ng sanlibutan. Paano tayo? Paano natin magagawang daigin ng sanlibutan? Sabi po, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya. That's why, yung pananampalataya po natin dapat maging makatotohanan sa ating buhay. Hindi lang sa ating bibig sinasabi natin na tayo sumasampalataya sa Diyos. Dapat po maging makatotohanan. Opo, mahalaga po ito. Dapat nating buksan ang ating mata ng pananampalataya at dapat nating wasakin ang mga lungsod ng Jericho sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan po ng Ebanghelyo na mayroon tayo. Ito po yung dapat nating gawin. Lalo na po pagdating sa nawawalang kaluluwa. Bukas magkakaroon po kayo ng District Bible Seminar, tama po? Bukas po ba yun? Opo. District 3 ba? Opo. Nasa atin ang Ebanghelyo. Kailangan nating wasakin ang mga pader ng Jericho. Mahalaga po ito. Kung titingnan ninyo, yung mga Israelita, paano nila nagawang wasakin? Nakalagay din po dito sa Biblia. Ngayon tingnan ho natin. Okay? Balikan ho natin yung Josue chapter 6. Dito po, sinabi ng Diyos kung paano nila wawasakin o magagawang sakupin yung lungsod. Josue chapter 6, verse 3, babasahin ko po, verse 3 hanggang verse 5, lilibutin ninyo ang buong lungsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lungsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw, ang 7 pari ay magdadala ng 7 tambuli na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. At sa 7 araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at hihipan ng mga pari ang mga tambuli. Kapag hinipan na nila ng matagal ang mga sungay ng tupa at kapag inyong narinig ang tunog ng tambuli ay sisigaw ng malakas ang buong bayan. Ang pader ng lungsod ay guguho at ang buong bayan ay tuloy-tuloy na sasalak. So dito po, nakakamangha po talaga. Dito mauunawaan din natin na pagkatapos nating maligtas, hindi tayo iniiwan talaga ng Diyos. Pagkatapos nating maunawaan yung biyaya ng kaligtasan, hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating buhay, kundi patuloy niyang ibinibigay sa atin yung paraan upang magawa nating makapagpatuloy ng may kalakasan sa ating pananampalataya. Kaya sinasabi po ng ilan, ang hirap po ng Christian life. Bakit? Bakit po? Mahirap, madali. Tanong ko po, mahirap, madali yung Christian life? Mahirap, madali. Yung iba, madali. Yung iba, mahirap. Pero bakit mahirap? Kung ang Diyos ay patuloy na gumagabay sa atin at patuloy na tumutulong sa ating pamumuhay. Ito po yung mahalagang kailangan natin pag-isipan. Nahihirapan tayo, bakit? Kasi madalas, mas gusto nating sundin yung ating mga sariling pamamaraan. Kaya mas nahihirapan tayo. Pero ito po, kung titingnan mo inyo, yung pagluwasap at pagsalakay sa lungsod ng Jericho, sila ba yung nagwasak sa lungsod ng Jericho?
hindi po, kundi ang Diyos. Pero may mga bagay silang kailangan gawin para makita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi po, ilang beses sila iikot sa lungsod ng Jericho? Ilang beses po? Ilang beses iikot sa lungsod ng Jericho? 6 na araw, 1 beses. Sa 7th araw, 7 beses. Bali, ilan pong beses sila iikot? 13. 13 beses po sila iikot. Madali, mahirap. Mahirap. Pero bakit nila kailangan gawin? Kasi ito yung sinabi ng Diyos. Kung tayo po'y sumasampalataya sa Panginoon, gagawin po talaga natin yung kanyang sinasabi, bagaman mayroong kahirapan. Opo. Mahalaga po ito na pag-isipan po natin ng mabuti. Kung titingnan po ninyo, lagi po nating naririnig, pagkatapos nating maligtas, mayroon na pong digmaan. At tayo po ay kawal ng Panginoong Hesukristo. At bilang kawal, kailangan natin lumaban sa digmaan at magtagumpay. Lumalaban tayo upang magtagumpay. Bilang mga tunay na naligtas, nasa digmaan tayo ng laban sa sanlibutan, digmaan laban sa diablo, at digmaan sa ating mga sarili. Sino po yung commander? Sino yung nangunguna sa atin? Ang Panginoong Hesukristo. Opo, hindi niya tayo iniiwan. Tayo pong mga tunay na naligtas ay gaya po ng mga kawal, at ang Panginoong Hesus po ang namumuno sa atin. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat tayong sumunod sa Panginoon na nauuna sa atin. Opo. Kaya ibibigay ko po sa inyo yung ilang mga paraan para magawa nating magtagumpay sa ating pananampalataya. Una, dapat nating alalahanin ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Bago nila ginawa yung pagligid, pag-ikot doon sa lungsod ng Jericho, mayroong mahalagang bagay silang ginawa. Tingnan po natin sa Josue chapter 5. Josue chapter 5, verse 10. Josue chapter 5, verse 10. At verse 11 po. 10 at 11. Basahin po natin, Josue chapter 5, verse 10 at verse 11. 3 to 1. Habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng 14th na araw ng buwan sa kinahapunan at sa mga kapatagan ng Jericho. Kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa ng araw ding iyon, kanilang kinain ang bunga ng lupain at ang tinapay na walang pampaalsa at ang sinangag na trigo. So verse 10 po, ano yung ginawa nila? Isinagawa nila ang Paskwa. Ano po yung Paskwa? Ano po yung Paskwa? Passover. Opo, sa English translation, Passover. Ano po yung nangyari sa Passover? Kung babalikan natin yung buhay ng mga Israelita sa Egypt, ibinigay ng Diyos yung 10th salot. Okay? Papatayin ng Diyos yung panganay sa mga tao man o maging sa hayop. Pero nagbigay ang Diyos ng pagkakaiba sa mga Israelita. Nagbigay ang Diyos ng paraan sa mga Israelita upang makaiwas sila doon sa salot. Ano po yung paraan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita? Maglalagay sila ng dugo sa kanilang pintuan, sa taas at magkabilang panig ng kanilang pintuan. At sinabi ng Diyos, kapag aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na napupuksa sa inyo kapag walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Egypto. Sabi ng Diyos, lalampasan ko kayo. Sa English translation, I will pass over you. Ito po yung nangyari. Yung araw ng Paskwa, ito po yung naglagay sila ng dugo ng hayop sa kanilang pintuan. At ito din po yung larawan ng ating kaligtasan. Dito po, inalala nila yung pagliligtas ng Diyos na ginawa sa kanila doon po sa lupain ng Ehipto.
Kung nais nating magtagumpay sa ating Kristiyanong pamumuhay, kung nais nating magtagumpay sa ating pananampalataya, dapat lagi nating alalahanin ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Alalahanin natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Opo. Kaya sa fellowship, ginagawa po natin ito. Tama? Ibinabahagi natin. Kahit paulit-ulit nating sinasabi, hindi tayo dapat nagsasawa. Narinig ko na yung salvation testimony mo, brother. Pass na dyan. Huwag na yan. Pwede bang ganun? Hindi po. Ito po'y mahalaga. Bakit? Ito yung pagkakataon, ito po yung mahalagang pagkakataon na inaalala natin ang biyaya ng Diyos. Kaya, sorry, may... Kung titingnan po ninyo, ito po yung ginawa nila. At sunod po, kung nais nating magtagumpay sa ating pananampalataya, tandaan natin at lagi nating alalahanin kaninong panig tayo nakatayo. Kaninong panig tayo nakatayo? Tingnan natin. Hosea chapter 5, verse 14. Hosea chapter 5, verse 14. Basahin nga po natin ang sabay-sabay. At kanyang sinabi, hindi ako naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon. At si Hosea ay sumubsob sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? So bago po nito, bago nila gawin yung pagsalakay, nakikita po nila yung lungsod ng Jericho. Nasabi po dito, nasa kapatagan sila ng Jericho. So nakikita nila yung lungsod. Tapos, dumating po yung anghel ng Panginoon. Yung pinuno ng hukbo ng Panginoon. Kaya nga sa verse 13, nagtanong si Hosea sa kanya. Sa verse 13 sabi, lumapit sa kanya si Hosea at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa panig namin o sa aming kaaway? Ito po yung tinanong po ni Hosea. Kung titingnan po ninyo, naunawaan po ni Hosea na iyon ang Panginoon. At ano yung ginawa niya? Nung naunawaan niya na iyon ang Panginoon, sabi po sa verse 14, at si Hosea ay sumubsob sa lupa at sumamba. Sumamba. Dito, mauunawaan natin sa ating Christian life, hindi natin magagawang magtagumpay sa ating pananampalataya kung hindi natin nakakatagpo ang Panginoon araw-araw sa ating buhay. Kailangan nating makatagpo ang Panginoon. Unahin natin ang Diyos at makinig tayo sa Kanyang salita. Opo, sometimes, nararanasan natin, kahit araw ng Linggo, may trabaho, may kita. So, ano yung pipiliin natin? Yung kikitain ko o yung salita ng Diyos? Ano po yung unahin natin? Talaga po ba? Sigurado? Mas mabuti. Opo, kung nais talaga nating magtagumpay, dapat lagi nating nakakatagpo ang Panginoong Jesus. Kaya nga, lumuhod tayo sa kanyang salita, sa harap ng kanyang salita sa araw-araw na ating buhay. At sa pamamagitan po ng pananalangin at pagsusumamo, dapat tayong tumayo sa panig ng Panginoon. Opo, dahil ang tagumpay ay nakasalalay lamang sa Panginoon. Ang tagumpay po ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong nakakatagpo ang Panginoon at lumuluhod sa Panginoon sa araw-araw ng kanilang buhay. Kaya nga, sa awit 16, tingnan natin, awit 16, verse 8. Basahin din po natin, sabay-sabay, 3, 2, 1. Lagi kong pinananatili ang Panginoon sa aking harapan, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking. Sabi po, lagi kong pinanatili ang Panginoon sa aking harapan. Opo. Kaya nga sabi dito, kung ganun, hindi ako matitinag sapagkat siya ay nasa aking kanan.
hindi talaga tayo makikilos. Opo. At pangatlong paraan para magawa nating magtagumpay, tingnan natin sa Josue chapter 5. Josue chapter 5 verse 15. Josue chapter 5 verse 15. Basahin din po natin sabay-sabay, 3 to 1. Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang panyapak sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal at gayon ang ginawaan. Upang magtagumpay tayo sa pananampalataya, dapat po nating hubarin ang panyapak sa ating paa. Opo. Ibig sabihin po nito, dapat nating talikuran ang mga kasalanan. Alisin natin yung mga kasalanan sa ating buhay at tumayo tayo sa banal na dako ng Panginoon. That's why, sa tuwing tayo po'y umaharap sa Diyos, kagaya po ng ngayong araw ng Linggo o araw ng Miyerkules man, kung may mga cell group fellowship man at nakikinig tayo ng salita, lagi po nating alalahanin na tayo'y umaharap sa Diyos. Opo. Kaya lagi po nating isaalala yung mga bagay na ating nagagawa sa ating araw-araw na pamumuhay. Kung umaharap tayo sa Diyos, at wala tayong pusong nananais na magiging malinis sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi tayo magiging matagumpay. That's why, kailangan natin alisin yung mga kasalanan na ating nagagawa sa ating buhay araw-araw. Opo, hindi tayo perfecto. Pero, dapat nating maunawaan yung tungkol sa kasalanan. Kailangan natin itong alisin. Ito po ay yung pag-uban ng ating panyapa. Sunod, upang magawa nating magtagumpay sa ating pananampalataya, kailangan nating sumunod sa kanyang salita. Dito po, sinabi ng Diyos sa Josue chapter 6 verse 2, ibinigay ko na sa iyong kamay ang Jericho. At ibinigay ng Diyos yung paraan para magawa nilang wasakin at sakupin yung lungsod ng Jericho. Pero halimbawa, hindi sinunod ni Josue yung sinabi ng Diyos. Magtatagumpay po kaya sila? Hindi. Ganon din po sa ating kristyanong pamumuhay. Opo. Kaya nga, bagaman minsan nananaig pa rin yung ating mga sariling kaisipan, subalit kung ito ay hindi kalooban ng Diyos, kailangan po natin itong talikuran. At kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Josue yung lungsod. At ibinigay na rin ng Diyos kay Josue yung paraan para magawang wasakin yung lungsod. Kung ganun, anong dapat gawin ni Josue? Kailangan niyang sundin ang sinabi ng Panginoon. Kanina binanggit ko po, tayo po yung mga kawal ni Kristo. Alam po niyo yung mga sundalo? Kawal, sundalo. Sa mga kawal po, sa military, okay? Yung pagsunod po ay hindi option. Alam po niyo yung option? O yung pagpipilian? Susunod sila? Hindi kung ayaw nila? Ganun po yung option. Ganun din po sa ating Christian life. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay hindi option, brothers and sisters. Kaya lagi natin pag-isipan ng mabuti. Gaano ba kadalas na hinahati yung salita ng Diyos sa ating pag-iisip at tinatanggap ang salita ng Diyos bilang option lang? Hindi dapat naging option sa atin ang salita ng Diyos. Okay? Minsan ganito po. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sasabihin natin pagkatapos nating mapakinggan, iniisip natin, sana mapakinggan ni brother, sana mapakinggan ni sister yung salita. Yung sermon. Tama po ba yun? Hindi po.
Ikaw yung nakapakinig, ibig sabihin, sa'yo ibinigay ng Diyos. Bakit hindi nila napakinggan? Kasi hindi binigay ng Diyos sa kanila. Opo. Kaya alisin natin yung mga gandang uri ng pag-iisip. Sana, ayaw ganda ng sermon. Sana mapakinggan din ni Brother. Mapakinggan din ni Sister. Hindi po. Sa'yo ibinigay ng Diyos. Kaya tayo yung dapat sumunod doon. Hindi para sa kanila. Kaya maging malinaw ito sa bawat isa po sa atin. Dapat nating sundin yung kanyang utos at ang tagumpay ay natutupad ayon sa gawa ng pananampalataya. Kaya sa Santiago, tama sinabi, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung sumasampalataya tayo pero hindi natin ginagawa yung sinasabi ng Diyos, kung ganun, yun ay pananampalataya patay. Okay? Sunod po, para magtagumpay tayo sa ating pananampalataya, ang gawa ng pananampalataya, ito po ay hinihingi ng Diyos. Mahalaga po. So, kung titingnan ninyo, hindi po nila winasap yung Jericho sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan. Sinabi ng Diyos kay Josue, yung paraan, kung paano nila wawasakin yung lunsod. Ganon din po sa atin. Dapat natin sundin yung mga bagay na kinakailangan at pamamaraan na itinuturo ng Diyos sa atin. Dahil lamang ba ginagawa mo na sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po ito nangangahulugan na ikaw ay wala nang gagawin. Hindi po ito. Okay? Ang Diyos po ang nangangasiwa. Siya po yung tumulong sa atin. Ang Diyos po ay nangangailangan ng isang gawa. Opo. Nais ng Diyos na gawin natin ang mga bagay na dapat natin gawin ayon sa Kanyang kalooban. Pero, bagaman ibinigay ng Diyos yung instruction, tama? Pero, gagawin mo yun ayon sa sariling pamamaraan. Kung ganun, kapag nagtagumpay ka, sino yung mapapurihan? Ikaw ang Diyos. Para masipindihan yan. Okay, binigay ng Diyos yung instruction. Pero ikaw naman, ginawa mo yung sariling pamamaraan. Halimbawa, nagtagumpay ka, sino yung mapapurihan? Yung sariling mo natin. Hindi ang Diyos. At hindi po yan ipinapainutulog ng Diyos sa Church. Kaya nga, lagi tayong mag-ingat po sa bagay na ito. Kaya nga, kapag nagtatagumpay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, madali po natin mapansin kung ito'y kalooban ng Diyos. Kung siya po yung lagi nating napapapurihan. Lumalabas po agad sa ating puso yung pagpapasalamat sa Kanya. Salamat, Panginoon, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko itong gagawa. Ito yung nangyayari. Kaya, tandaan natin, kailangan ng Diyos yung ating gawa ng pananampalataya. Kaya, kung titingnan po ninyo, yung mga Israelita, yung lumigil sila sa lunsod ng Jericho, lahat po ba sila o hindi? Lahat ng mga Israelita o hindi? Yung lumigil sa Jericho. Lahat po hindi. Lahat po. Walang naiwan sa kanila sa kampo. Ibig sabihin po nito, bilang kawal ng Diyos, kawal ng Panginoong Hesus, tayo ay dapat nakikibahagi sa labanan ng pananampalataya. Lahat tayo kasali. Kung ikaw ay tunay na naligtas, ikaw ay kabahagi sa labanan ng pananampalataya. Tinawag tayong lahat ng Diyos bilang kabahagi ng hukbo ng Diyos. Sa hukbo ng Diyos. Wala pong nanonood lang. Sa hukbo ng Diyos, walang palakpak lang. Kundi lahat nakikibahagi po. Ito po yung halaga na kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kung ang church po ay may ganitong uri ng tao, ito ay hindi po kanais-nais sa harap ng Diyos. Kaya ang tanong po, ikaw ba ay kawal na nakikibahagi sa digmaan
ng pananampalataya o ikaw ba ay kawan na nakabahagi iyon sa nanonood at tagapalakpak na lang? Alam po ninyo yung digmaan? May nanonood lang ba sa digmaan ng mga kawal? Lahat po sila nakikibahagi. Lahat nakikibahagi. Bukas po mayroong digmaan ng pananampalataya. Kailangan na natin nakikibahagi. Mahalaga po ito. At isa pa, dapat tayong magkaisa sa kaayusan at sulong ng may pag sunod. Opo, kung titingnan ninyo yung pagkakasunod-sunod ng kanilang pag-ikot, nakalagay din po dito sa Biblia. Tingnan natin sa Josue chapter 6 verse 6. Josue chapter 6 verse 6. Kaya tinawag ni Josue na anak ni Nun ng mga pari at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaugnayan. Pitong pari ang magdadala ng pitong tambuli ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kabanang Panginoon. Okay? Sino daw po yung mauna sa pagsulong nila sa pagpagligid sa lungsod ng Jericho? Sino yung mauna? Sino yung mauna po? Ilan po sila? Okay. So, ano yung dala nila? Tambuli. Ano yung kasunod ng pitong pari na nagdadala ng tambuli? Yung kabanang ng tipan. Ilan yung pari na nagdadala ng kabanang ng tipan? Apat lang po. Kabanang tipan. Paano po pinapasan yung kabanang tipan? Di ba? Okay. So ito po. Sabi, ang mga pari na magbuhat ng kabanang tipan, ibig sabihin po ito, ang salita ng Diyos ang manguna sa kanila. Opo. Sunod po sa kanila. Sunod po. So yung pitong pari na may tambuli, kasunod yung pari na may dala ng kabanang tipan, which is apat sila. Anong kasunod? Tingnan po natin sa verse 3, lilibutin ninyo ang lunsod, lahat ng mga lalaking mandirigma ay liligid na minsan sa lunsod. So verse 7, tingnan na natin. Verse 7, at kanyang sinabi sa bayan, sumulong kayo at umabad sa palibot ng lunsod, at palakarin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kabanang tipan. Okay. Pitong tambuli, kaban, and then mandirigma. Mga mandirigma. O, yun po yung pagkakasunod-sunod. Tapos, yung kasunod ng mga mandirigma, ano yung kasunod? Sa katunayan, kung titignan po natin ang mabuti, ayon po dito sa Bible, so ito po yung pagkakasunod-sunod po nila. At yung pinakahuli, buong bayan. Ibig sabihin, walang maiiwan sa kampo. Lahat sila, makikibahagi. Lahat sila, iikot. Iyon po yung paraan na itinakda ng Diyos para sa kanila. Yun po yung dapat nilang gawin. Sa katunayan, kakaibang paraan po ito ng pakikipagdigma. Tama po ba? Ngunit, iba po yung paraan ng Diyos kaysa sa ating mga sariling pamamaraan. At ginagamit ng Diyos yung bagay po na ito. Okay? Kung titignan ninyo, ano ba yung paraan ng Diyos? Makailangan natin maunawaan dito. Ano ba yung paraan ng Diyos? Una, tingnan natin sa Josue chapter 6 verse 10. Josue chapter 6 verse 10, basahin niya po natin ng sabay-sabay, 3-3-1. At iniutos ni Josue sa bayan, huwag kayong sisigaw, ni maririnig ang iyong kinig, ni magsasalita ng anumang salita, hanggang sa araw na aking sabihin kayo'y sisigaw, at sa kalaman kayo, sisigaw. Ito po yung sinabi ng Diyos. Isipin po natin, brothers and sisters, kayo po yung nasa ganitong sitwasyon. Iikot kayo sa lunsod, pero walang salita na lalabas sa iyong bibig. Tanong po, kaya? Kahit munting tinig na lalabas sa iyong bibig, walang dapat lalabas. Kaya? Pero ito po ang sinabi ng Diyos sa kanila.
Anong ibig sabihin po nito? Huwag magre-reklamo, huwag makikipag, talo. Kung saan mayroon pong alitan, ay walang pong tagumpay. Walang tagumpay. May alitan sa mananaloob sa bawat isa. Hindi tayo magtatagumpay sa ating digmaan. Hindi tayo magtatagumpay sa pananampalataya. Bagaman yung kaisipan natin, hindi po sumasang-ayon, pero dapat tayong maghintay ng tahimik sa Panginoon. Ito po yung dapat natin gawin. Sometimes sa church, may mga bagay tayong nakikita na sa kaisipan natin, sa mga sarili nating pamantayan, hindi ka nais-nais. Tama ba? Anong dapat natin gawin? Kailangan natin tumahimik. Ito po yung practice po natin. Hindi mahalaga po dito yung ating sinasabi. Bakit? Ito po yung paraan ng Diyos. Kagaya po nila. Pero nagawa po nila. 40 Nung sila'y nabuhay sa ilang, yung mga Israelita, puro reklamo yung lumalabas sa kanilang bibig. Puro reklamo. Kaya pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagre-reklamo. Pero dito po, this time, walang lumabas sa kanilang bibig ng mga reklamo. Bakit? Nabago na po sila sa kanilang pananampalataya. Opo, mahalaga po ito. At sunod po na paraan ng Diyos, tingnan natin sa Osme chapter 6. Verse 12. Basahin din po natin sabay-sabay. Kinaumagahan, si Osme ay umang maaga at binunuhat ng mga pari ang kaba ng Panginoon. Sabi po, kinaumagahan. At sa verse 15, tingnan na natin. Verse 15, 3 to 1. Sila'y maagang bumangon at pitungulin silang lumakad sa palibot ng lungsod sa gayunding paraan. Nang araw lamang na iyon, sila lumakad at pitungulin sa palibot ng Sabi po, kinaumagahan. Sa verse 15, mag-uumaga. Sabi po, sila'y maagang bumangon. Ano po ito? Ito po yung agad na pagsunod. Agad natin gawin yung paraan ng Diyos. Ibig sabihin, huwag tayong magiging tamad sa utos ng Diyos na hindi umilipot sa Jericho. Ibig sabihin, sumunod tayo sa Diyos ng agad. Hindi mamaya lang. Hindi yung kalalati lang. Ito yung mga hindi pagsunod. Bagaman sumusunod, pero kalalati lang. Hindi rin po yung pagsunod. Ang tawag din po nun ay pagsuway. Opo. Ang tawag ng pagsunod, o yung man of obedience, sila po ay talagang masigasig, masipag. Maging si Abraham, nung ininos ng Diyos kay Abraham na ihandog si Isaac na kanyang minamahal na anak bilang alay-handog sa bundok ng Moriah, anong ginawa ni Abraham? Bumangon siyang maaga. Agad na sumunod. Opo, mahalaga po ito. Sunod po, yung paraan ng Diyos. Tingnan natin sa Hosea chapter 6, verse 4. Verse 3 at verse 4, basahin po natin sabay-sabay. Lilibutin ninyo ang buong lunsod, lahat ng mga lalaking mandirigma, minsan sa lunsod. Gagawin ninyo ito sa loob ng 6 na araw, at 7 pari ang magdadala ng 7 tambulin ng mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban. Sa 7th araw ay inyong paliligiran ng 7 ulit ang bayan at ihipan ang mga pari ng mga tambulin. Ilang araw silang lililid sa lunsod? Ilang araw? Pito. Ilang araw po sa isang linggo meron? Pito araw. Ibig sabihin po nito, araw-araw.
Mahalaga po ito. Dapat silang lumibot araw-araw sa lungsod. Anim na araw, isang beses. Sa ikapitong araw, pitong beses. Habang umiikot sila sa lungsod, may nag-iisip sa kanila. Ano yung ginagawa natin? Wala nangyayari. Pang pitong beses na natin itong pag-ikot, pero wala nang nangyayari. Maganda siguro, hintayin ko lang kayo dito. Iikot naman kayo, di ba? Dito rin kayo babalik. Kung may ganito nagsabi sa kanila, magtatagumpay sila. Hindi. Minsan ganito po sa atin. Antayin ko na lang dito. Pabalik naman kayo dito. Mahalaga po ito na kailangan natin pag-isipan. Pero wala pong nagsalita sa kanila ng gano'n. Lahat po sila tahimik lang. Walang nagsalita sa kanila, ni naglaguman sa kanilang pag-iisip. Ito po ay pagsunod sa Diyos. Araw-araw. Ito po yung para ng Diyos. Brothers and sisters po, ng Kaserious Church, ang pananampalataya ay nangangailangan po ng pag-titiis. Mahalaga po ito. Kaya dapat tayong higit na maging malapit sa salita at dapat nating maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kung ganoon, makikita talaga natin kung paano magtatagumpay sa ating pananampalataya. At bilang resulta, anong nangyari? Tingnan natin Josue chapter 6 verse 20. Josue chapter 6 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sumigaw ang bayan at inipan ang mga tambuli. Nang marinig ng bayan ang tunog ng tambuli, ang bayan ay sumigaw ng napakalakas. Ang pader ay gumuho, kaya't ang bayan ay lumusog sa lungsod. Ang bawat lalaki ay tuloy-tuloy na pumasok at kanilang sinakop ang... Ibig sabihin, nagtagumpay sila, hindi. Nagtagumpay sila. Ganon din po sa ating pananampalataya. Magagawa din po natin magtagumpay. Ayon po sa paraan ng Diyos. Tayo po ay nabubuhay na sa mga huling araw. Tama po? Nabubuhay na tayo sa mga sa katapusan ng panahon na kung saan ang huling pagdating ng Panginoon Jesus ay napakalapit na. Tama po? Tama po ba? Opo! Kaya nga, maging sa Satanas ay ginagawa din niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na naligtas, kung hindi tayo mamumuhay sa pananampalataya at kung hindi tayo magtatagumpay sa ating pananampalataya, paano natin may sakatuparan yung kalooban ng Diyos? Dahil maging si Satan po ay ginagawa niya yung kanyang lahat ng makaya upang walang taong maligtas. Kaya sana lagi natin pag-isipan ang tungkol po sa bagay na ito sa kanilang pagsakop sa lupain ng lungsod ng Jericho upang makita natin kung paano tayo magtatagumpay sa ating pananampalataya. So actually, hanggang dito lang muna mga brothers and sisters. Kaya alalahanin natin, ano ba ang pananampalataya? Bilang mga tunay na naligtas, kailangan nating mamuhay sa pananampalataya. At kailangan nating magkaroon ng matagumpay na buhay pananampalataya. Mahalaga po ito. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, banal na sa amin po ay nagmahal ng labis. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay iyong sinamahan, ginabayan at inulungan sa pamamagitan po ng Espiritu Santo sa aming pakikinig ng iyong salita. Pinagbulayan po, Panginoon, namin ang tungkol po sa pagtatagumpay sa pananampalataya sa pamamagitan po ng kasaysayan ng mga Israelita sa kanilang pagsakop, pagwasak sa lungsod ng Jericho. Panginoong Diyos, tulungan po kami na sa aming pakikinig ng iyong salita
ay magkaroon na nga kami ng pusong higit na nananais na may sakatuparan ng iyong salita sa aming pamumuhay araw-araw bilang iyong mga anak, habang kami po ay nabuhay na sa katapusan ng panahon. Tulungan po kami, Panginoon, na magkaroon ng higit na pagtatagumpay sa aming Kristiyanong pamumuhay upang makakayo po kami sa iyong harapan ng may buong pananabik at kagalakan, Panginoon Diyos. Tulungan po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa mga brothers and sisters na narito ngayon, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay kinilos ang kanilang puso upang humarap sa iyong salita. Punuin po sila ng iyong masagana ng biyaya ayon po sa kayamanan ng Panginoon Jesus, at patuloy po ibuhos sa bawat isa po sa amin ang aming mga pangangailangan, lalo-lalo po ang espiritual po namin kailangan, Panginoon Diyos. Lahat po ng ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyong kapangyarihan, mga kamay, at sa magaganda po na Bible Seminar, tulungan po kami, Panginoon, na may pahayag lamang po ang iyong salita sa mas maraming pangawalang kaluluwa, at kayo po ay magsugo ng mga nawawalang kaluluwa para po sa kaligtasan. Lahat ng ito ay sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala. Ito po ang aming dalangin ng may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Kaya maraming salamat po.